Gigi na tol, parang ganun. So kung ina-act out oh talaga pati yung gestures. Sayang hindi nakita. Nee, may ganun talaga sinabi. Eh, quote on quote kasi yun eh. Na sinabi ni Doggy. Kung baga kung una nun, parang hold up. Tol, pag si H2 tol, pag ginamit niya yung link tol. Kasi guys, sa totoo lang talaga. Sa totoo lang talaga tol. Pag ginamit niya yung link tol. Eh wala, hindi uso link ngayon. Oh. So pili ko di magagamit. Depende. Pwede. Shout out nga pala sa ano natin, nandito na ang draft. Ay, oo nga pala, draft na pala. Oh. Sobrang dami. Ang lalim kasi ng storya ng dalawang ang lalim kasi. Oh. At saka, yan o, oh, si Jagot ay nandyan din. Si Doc Ribs. Oo, oh, inaabangan ko makita sa camera si Big J. Ay, si J-O. Inaabangan ko din. May ganun pala talagang tono. Si J-O. Play by play mamaya. J-O. J.O. Wag kayong magtataka mamaya ah. Yung nakikita niyong picture ni Jom dyan, pag nakita niyo si J.O., siya pa rin yun. Wag kayong magtataka. Okay. Ito, mapunta muna tayo sa draft habang hindi pa nagbabago. So, para sa side ng Onyx, binan nila dito si Ruby, Arlot, and even Harith. Para naman dito sa side ng Omega, it's gonna be Matilda, Faramis, and Nolan. Actually, open naman ang carry ni Kelra kung may isip or i-consider na nga ba nilang i-prioritize ito. Pero so are the other mid laners na talagang medyo nagiging priority ngayon. Na Dumbaria, the Vexana, kung ganun man ang gugustuhin nila maging timpla. I feel na safe talaga maging well-rounded ka muna dito sa first phase, knowing na hindi nyo masyadong kilala or hindi pa kayo as aware sa kung ano nga ba yung mga nagiging typical na picks dito ng side din ng Smart Omega. So probably either that ang mapwedeng i-consider dito or talagang ano, magiging efas muna sila sa gunat. Ay, nako. Ano muna, kailangan muna ni dito ng back sa shield. Oo. Back sa muna. Inaabangan ko kung ano yung bago na sinasabi niya Ito Max. May bago daw siyang ipapakita eh. So, tingnan natin. By the way, ayan na. Eto na. The TikTok sensation na Chantel. Oo. At saka si H.O. dito, ang ganda ng naging story niya rin kasi akala na, uy, ang ganda ng story niya din na dahil akala natin before maging attractive siya. Thank you. Ikaw ba thank yan? Ate mo, Chantel? Yes, that's me. Yun, marami pong salamat. Tingnan natin. Okay, nilabas ang Minotaur, nilabas ang Kari, ni-respect ban si Nolan, ni Koy. Oh. At ayun yung Angela. Angela Sisi. At ayan na nga. Narinig din natin yung palakpakan. Ito na rin si Jay. Si Jay Om. With the, ano ba yan? With the braids. Braids ata eh. Pero may tawag sa ganyang braids dyan. Eh. Ano ba? Pagtungkol sa buhok, sa akin kinakatingin parehas. Ang alam ko lang na ganyan si Liliachi eh. Meron si Jom. Eto na. Kung hindi mo yung natatanong ha, si Jom ang entertainment ng Omega. Oo, magaling mag-rap si Kuya Jom. Magaling mag-rap yan. Nakita ko nung isang beses. And speaking of, isa din sa mga maganda mag-wrap up na mga teamfights naman is yung Minotaur. Kill participation usually pagka Minotaur ang gamit is 70%. Mm. So ang ganda ng talagang teamfight ulit ang gustong gawin dito ng Omega naman. Pero parang pwede ulit lumiko yung Onyx no na hindi tayo magki-teamfight. Ganun kasi nangyari kanina eh. No. Tingnan mo, si Angela, protect ano to, protect todo to. Oo, yung Onyx. Nai-imagine ko na kung papaano yung magiging pahirap para sa Smart Omega man target o mang burst down dito. Wala pa naman silang super na lalabas dito talaga na makaka-hold down or makaka-burst down apart from talagang kapag na-pull off nila ng matanggumpay yung Minoan Fury tapos naka-farm na rin dito etong Kari. Pero kasi yung threat talaga nung heart guard tapos CC at back siya pa dito, yung heroes na meron para sa Onyx, pwede talaga silang umiwas lang muna doon, magpakiliti, tapos vengeance pa yun. Eh, at babalik kung naka-vengeance, ganyan sinabi mo. Vengeance, yung shield ng heart guard, yung heal ng ano ng love waves. Oo, kung ikaw ang ano dito, for sure, kung ikaw ang mega dito, kailangan mo yung mga burst down heroes. Kaya perfect yung Kari, perfect yung X-Borg. Pero knowing na meron kang Angela, ang dami mo kasing pwedeng i-combo. Yan, isa na dyan yung Iritel. Siguro, alam ko, wala na yung 1-1 sa meta, pero may parang pwede pa rin kung Kelra gagamit. Oo, parang nakasanayan na kasi, parang alam mo mang micro, macro. Oo, Kelra, tapos may Angela ka pa. Oo. So goods na goods ka. So I think nagre-ready ngayon sina Lembot. Ayan, kaya binaban din nila yung mga marksman. Yung mga Bruno. At saka maganda tong ban, yung critical. Anong yun ang magandang ban para sa Onyx, Brigida? Actually, bukong yung mga heroes ngayon ng kanilang midlaner na nga yung tinarget eh. Parang wala na tayong, apart from sa Vexana, na mukhang ma-access naman kasi meron na silang Baksha and CC na hawak dito. So pwede naman nilang hanapin agad talaga doon sa likod. Yung mga nakikita or mga ina-expect natin na midlaners such as the Lilia and the Varia, yun na rin mismo yung tinanggal dito. So, posible kaya na parang eto, magpakita rin ng panibago ngayon ng Smart Omega.
yung mga in-expect natin na matagal na. Baka Aurora kaya, pero ang labo din kasi. Aurora mid, eh. No? Para kaya kay Exhort. Known sa Exhort sa mga high utility mages eh. So, best bat ko ni Why Not? Okay. Ayun na. Ay, si Bex. Pinili si Bex. Siya pa din. Oo, binigay si Bex. Masasabi ko sana is best ban yung Nobaria, best ban din yung Lilia para kay Exhort. Pero nandyan pa rin naman yung Bexana. So again, the burst damage, ito yung kailangan ni na Coach Lembot at ng Omega para mabaliko itong sustain na meron ang side ng Onyx. Ano pa ba yung mga ano dito? Mga pantapat naman sa Bexana. Valentina open pa actually para dito sa game. Pili ko mag-Valentina ulit si Super Prince eh, no? Oh, ay, wait. Parang pwede, no? Tapos dalawa, eh di pag nagkuhaan ng Lord, meron kang isang Lord tapos dalawang backup dancer. Oo nga, no? Sa likod. Pag nag-Valentina. O di kaya, Minowan Fury. Louie! Ano din sila. Louie mo, best. Actually, para continue. Gordy! Oh, sakto ngayon, sa mga hindi nakakaalam, top global po si Naisu ng Gord. Nagka-cast din siya ngayon sa English broadcast. For sure, masaya ngayon si Naisu. Saktong nagka-cast siya palagi pag may nag-gord. Every time na nagka-cast kasi si Naisu at lumalabas yung Gord, sinasabi niya, Arshan. Kahit nasa English desk. Napapatagalog kasi siya doon sa English. Eh. Arshan. Arshan. Oo, nararamdaman na natin. Big damn, mga ganyan. Ay! Eto na, guys! Bakit po tayo lalayo, guys? Kung meron namang Lancelot para dito kay H2O. Eto na, ipinadala na kay Koy, ang assassin. Ipinadala na, mga kaibigan. Core H2O is back! Grabe na, magiging tapat ang King Kong at H2O naman. Ang makikita natin for the second game. Siguro sabi ni H2O nung hindi siya naglalaro or hindi siya parte ng MPL, napanood ko si King Kong mag-Lancelot. Parang kailangan ko rin i-seminar eh. Parang alam ko rin yung mga ganyang moves eh. Kaya ko rin yung mga ganyang moves eh. And with this, ang tagal inabangan to ng madla, ang tagal inabangan ng barangay to. Oo, tsaka bago pa malabas yung mga roster, parang talagang tinatanong na, saan ba mapupunta si H2O na team? Sa Omega ba? Ayan. Eto na po, guys, ang unang magiging paglaro ni H2O para sa ating season. This is game number 2, the ultimate grudge match of the season on a laban sa Omega. Nakaka-excite kung paano nila babantayan itong Lancelot pick. I think last week, bihira tayo makakita nung ano, no? Nang Lancelot, madalas ang pinipili ay utility. So I think this is also good para sa side ng Omega kasi again, ang dami nilang burst. At ang dami rin pwedeng hiwain ni atahiin ni H2O dito. Yes, and supposedly for Onyx kasi sila rin yung previously gumamit ng Xborg, no? So parang alam nila yung mga dapat na maging sagot kapag ka may Xborg naman sa side ng kalaban, which is why napakaganda sanang pick up ng Gord, pero mukhang problema ngayon, ha? May amba agad na ginagawa si Ribo. Ribo and Exhort, yun, ambalang. Ambalang muna. Parang ano dito, nakikita ko strategy ng Omega. Sabi niya, okay. Yung Onyx dito ayaw mag-teamfight. Sige, i-poke namin na i-poke. Sabi ni Ribo, nung panahon ko, pindot gaming lang eh. Hanggang ngayon, pindot pa rin naman. Tsaka dati, uso Minotaur, kaya gagamitin ko to. Oo nga pala, no? Diba? Tingnan mo, protect ko to si J-Ohm. Meanwhile, pinabanata ni King Kong. Nauntok si King Kong, tinatamaan. Ay! H2O! At si King Kong ang makakabigay kay H2O ng unang death niya ngayong season! Okay, lubong! Jungle score, King Kong 1, H2O 0. Talagang kagulat-gulat na sa lubong ang nakita natin doon. Pa-welcome ni King Kong para dito kay H2. At mukhang maganda-gandang advantage yun for them considering na kinakailangan sana ay makafocus ngayon talaga sa farm muna ni H2. Malaki-laki na agad yung agwat o yung gold na na-secure ni King Kong with that kill kontra sa katapat niya. At mukhang itutuloy-tuloy kasi mukhang mawawala ng Firaga si Ryota sa top lane. This time, Onyx kumuha ng maagang kill. Pero si J-Om, okay, humihip-hops dito sa bottom side. Pinaba natin si Kelra. Pero mag-out muna si Kelra sa Jom. Will take advantage of the bottom side. Uy, bantay sarado si Kelra, oh! Parang siya talaga. Parang kumaliwa naman ngayon yung Onyx. Ay, Omega rather. Sila naman gumagawa ng strategy kanina ng Onyx. Kaya naman ng Onyx ngayon parang walang contest. Dito sa may third tile, makukuha ni King Kong. At ang kapalit, H2O with that orange box. Yes, hindi pa naman sobrang nagkakalayo in terms of yung levels din dito. Yung ating dalawang junglers. Kahit papaano'y napapantay. O napantay naman with H2 deciding to go for that trade nga. Or yung pagkuha nga ng orange buff dito ngayon si King Kong. Pero kinakailangan natin makakita or abangan kung paano din ba niya ipapapalas yung
supposed na aggression na pwede o sana i-expect natin from a Lancelot in the early stages of the game. Kasi ito sana yung oras na parang pwede mo sanang i-anticipate na hahanapin niya itong sina Super Friends. Talaga magpaparamdam siya, especially kina Escalera. Na tatlong, kung tutuusin ay malambot-lambot na heroes nga naman sa side ng Onyx. Oo nga, no? Kaya pala, more on poke din talaga. Yung sinasabi ni Brie, parang yung snowball potential ng Lancelot kasi more on assassin nga. Yun hindi natin nakikita ngayon. Pero still, close pa rin naman ang gold dito sa ating laban. Anything unusual ba sa item or basically the same? Or yung talagang nakikita natin para dito sa ating dalawang teams? Wala namang sobrang nagpipick up din ng adjustment eh. Sobrang, actually kung meron man yung pinaka nakikita ko si Jome na talagang hindi na rin muna siguro nagsapatos at gusto sana talagang lamangan yung kanyang katapat o yung lane. Nakikita naman natin, medyo nagiging successful siya kasi nagkakaroon din siya ng kaantabay kontra rito kay Kelra. Pero syempre, hindi naman nawawala yung fact na regardless kung may maging kasama siya o hindi, may heart guard naman. Tingnan natin dahil pinaman natin si H2. H2 tumahe pero inaabangan si H2 ni Escalera at ni King Kong. Okay, dalawang kill na against si H2 dito. So parang liliko muna supposedly ang Onyx, ang Omega rather. So Omega dun muna sa may bottom lane. So talaga natatimingan nila King Kong dito yung rotation ni H2. No? Oo nga eh, parang nakailang panood din kasi sila ng TikTok live. Dun na siguro nakita kahit papano. And ang ganda rin nung info na napoprovide nung kanila mga kasama na kapag nakikita na nga nila agad na sinaribo doon sa bottom lane kapag alam nila na nagmamatapang ng kaunti si Jome. Tapos may napapag-iwanan na mag-isang assassin jungler. Maganda-ganda nga naman nagagawa talaga ni King Kong pumasok agad at isakto rin yung kanya nagiging untog kontra dito sa Lancelot na kapag ka na-timingan mo na wala na nga agad yung puncture o dash ay mahihirapan na nga ng sobra maka-out o makahanap ng way makatakas kasi nga naman lalo pagka naka-clear na lahat ng mga jungle creeps halos wala na siyang madada siya nung mahanap na way out dun. So ngayon nakikita natin mukhang ang Onyx na naman ang nakakuha ng control dito sa Turtle na mukhang hindi na nga iko-contest pa ng Smart Omega. Wow! Onyx Philippines! Ang ganda ng domination nila sa first 4 minutes. Kung iisipin mo, parang hindi sila na bahala. Kumbaga, hindi sila okay kinabahan. Lang. Kahit, sige, magpalit kayo. Oh, ganun pa rin yung gagawin natin ng rotation. Goods pa rin kami. We good. We good, yo. Tsaka kita-kita natin yung difference dito pag assassin tas utility tas naging maganda yung rotation ay isang utility jungle. Kasi mas continuous was, yung sabihin na natin parehas na skill dependent. Difference is, for an assassin, medyo malambot. Yung baksa, medyo matagal bago mo mapatay. And totoo nga, H2O is back. Last time, guys, na naglaro siya is grabe. Season 11. April 2, 2023. Pero bottom lane. Pulado si Doc Ribo. Doc Ribo, isang kiniti na lang. Wag dyan. Pero ngayon, bumanat ng ulti si Jome. Kalate buhay. Muntik na si Escalera. Habang si H2 naman, okay. Roll out si King Kong. Then again, walang magkakapatayan. Almost 1 year na pala since huling laro H2O. Oo, isang taon. Makamuntikan na nga. Kasi ano na ba ngayon? March 22. March 22. So, mga isang sampung araw na lang. Kala ko sampung taon yung masasabi. Pero yun na nga. Ano na lang dito para sa Omega. Parang more on space na lang kasi nakita naman natin yung damage na rin ni Jome. So, medyo napalit nga lang ng Onyx doon yung mapa ni Jome. Pero this is a cloud. More on late game. Ang kanilang pwedeng gawin. And pang-counter din naman kasi yung hero dito ni Ribo. But still, Onyx 1.7k gold lead at talagang tuloy-tuloy lang. Yung sabihin na natin, hindi siya totally ambe. Alam mo yung amba na hindi siya talaga nakakatakot pero grabe yung nagiging outcome. Ayan. May ibang training yung ginawa yung Onyx. Hindi sila ganito last week. Ngayon, alam nila kung kailan babanat. Alam nila kung kailan susugot na parang ngayon nilabas na. Ito na naman yung ultimate ng guard na alam natin napakasakit. Pero si H2O na naman ang gustong puruan out. Para kay na H2 at walang makukuhang kill ang Onyx pero ang dami nilang space na nakuha. Parang medyo kulang pa sa damage ngayon yung Omega kasi nakita natin dami mga skills. At we have to take note yung naging positioning ni Super Friends noong moment na yun. Yes, napakalaking struggle ngayon for Smart Omega kapag na-force silang gamitin yung mga crucial nga nila na setup skills such as Yuminoan Fury na hawak-hawak ngayon ni Ribo nang hindi natatamaan o nasasakop yung mga makakatama lang din o makaka-burst down na hero such as etong ang si Super Friends na kanina ay sobrang ganda lang nung naging paglapag ng Mystic Gush at hindi na rin masyado kasing na-anticipate or na atambayanan ng Omega na talagang i-focus o didamay na rin siya kasi talagang doon sa moment na yun, parang ang call na lang was kaya na or talagang ipilit na lang sana nilang makakuha ng isa man lang kill onto King Kong na kanina pa nanggugulo at ayan na naman siya. Ayan na naman, okay. King Kong and company sumusugod na nawala si Exort at pinadala nga ni na King Kong dahil magbaback na rin
sila. H2O actually makakuha siya ng isa na wala si Kelra. Doon yon nasa off-cam kill sa may bandang mid. Pero still, Onik will take the lead. Exhort, 7 seconds down for the count. At na-cancel pa! Napigilan ni Kuya Escalera. Kakaiba dito makiramdam. Si Kuya Escalera, sabi niya nandito yan. Pigilan lang natin para medyo delay. At para sa delay na yun, successfully makukuha yata ng Onik yung Torre doon na sa may top lane. So 4-1 na ating score, 2.4k gold lead para dito sa Onik. At makakabawas na nga ng Torre habang si H2 dito sa may bottom lane ay mag-aangat na lang mo na namin yun. At doon din ang mula si Exhort. Pinalamon na Mystic Gush ni Super Prince. And kakabuhay lang ni Exhort nun. Oh no, that was bad. Kakabuhay lang ni Exhort. Kakalakad pala niya sa may gitna. Parang ano, kakaibang trip down memory lane. Sabi niya, nandito ako kanina. Wala na ulit ako dito ngayon. Isa pa nga, nandito na si Tinko. Ang rapa na nag-atoy nila. Nandito yung Angela nakabatong. Let's see. Ryota, kalate ang buhay. Pero meron pa rin naka-armor. Si H2O ngayon, umaut. Pero makukuha ni Kendra yung tower. And Rebo will fall down dahil doon sa mga binabatong-batong langgana ni King Kong. Grabe talaga yung damage dito ni King Kong. Talagang lagi niya dinediretso. Parang automatic na pag nakita mo si King Kong, mayroong eskalera. Oo, Jong, nag-rap. Nag-rap skills. Pero welcome to your... wala lang. Welcome to your death. Welcome to your death. Tama naman. Welcome to your death. Yun yung sabi ni Nana. Sabi ni na Kelre. Sige, rap ka dyan. Oh. Grabe yung ano yung senses ngayon ng Onik. Dahil nararamdaman talaga nila. Sino makakapag-isip na nandun pala si Jong nung moment na yun? Sino makakapag-isip na nandun pala lahat? Ang mga players kanina ng Omega, it's Onik na ginagawa nila ngayon na parang, sabihin na natin, by the book. Yep. Pero grabe yung risk din. At maganda yung naging outcome ng mga risks na yon. Sobrang tricky ngayon ng sitwasyon para sa side ng Smart Omega kasi na de-deny lahat ng mga gusto nilang maging entrance. Nauuna at nauuna palagi, especially itong si King Kong. Na ngayon nga, siya na nga rin mismo yung nagiging taga-zone. Kompleto na nga rin dito ang Omega. Walang nakakalapit dito sa Lord na sinesecure din ng Onik. Parang kung kahit anong gawin ng Omega, 10 bits productions eh. Iba na yung si King Kong ngayon. Napakalaking King Kong na nito. King Kong. Ganun. Parang ganun. Oo, parang kailangan din naka-caps lock na. Caps lock yung na IGN niya para mas dama. Pero eto pala yung pagkadugsong nung sinabi mo kanina, welcome to the new age. Yung pala, dahil kakaibang Onik ang nakikita natin dito para sa ating game. Grabe yung disiplina, grabe yung rotation, at lumalaki na. Brigida yung kalamangan dito ni Kelra. Sobrang laki na actually. At ito na yung magiging punto na talagang kahit na hindi na nga siya masyadong sumayaw with the BMI, patamaan ka lang niya ng kanyang mga basic attacks with yung full stacks na nga niya dito. At kasama ni Dexter, napakalaki. Ito yung Dexter din nila sa side ng Onik. Kasi, nga, meron nga palang Dexter sa kabila. Pero going back to sa idea natin, napakalaki na agad ng threat na meron dito ang mga naipong damage o items nga na itong si Kelra na hindi pa nga natin sobrang nakikitang pumasok with the Blazing Doom. Nahanap kami minsan na mag-isa na itong si H2, pero mukhang hindi na mauulit yung ganong klaseng scenario right now na sobrang nag-group up na nga ang Onik. At tingnan mo naman yung post-1 ni Escalera. Grabe, tingnan natin kakayanin ba ng Omega ang depensa na to dahil yung rollout at yung pokes na binibigay ng Onik. May kakaibang ginawang training ang Onik. Wala to last week. At ngayon, nandito na ang kanilang confidence. Rumi-recall pa. H2O bumahe. Pero bumalik. Okay, swag moves. Okay, alright. Freestyle Lancelot. Parang for approval muna sa Gleta. Tapos aantay nila kung nasagot nila. Napakasagat na daming Super Prince figure out para kay Jome. Buhay pa si Jome though. But Super Prince nanunood at kumuguhit yung damage ng Onik. Grabe, sobrang sakit ngayon ni Super Prince level 13. Imagine against the players of Omega. Imagine the damage na pwede niya ibigay. So, tingnan natin ngayon kung paano gagawin ng Omega. Meron sila pa defensive, pero parang more on single target. Parang more on AOE. Yeah, si Ryota ang pinaka magiging source of wave clear nila ngayon. And si Super Prince, parang yung nagiging sagot niya, hindi lang basta piragay. Nastan si H2. Oh. Okay, pinadala. Okay, walang nangyari. Okay. Parang kung ikaw si H2 ngayon, kailangan mo din maging maingat eh. Kasi yung mga players dito ng Onik, parang from time to time, laging bumabangga eh. Oo. At tingnan mo, ayan oh. The hand cam. The Infinix hand cam. Gaano ka focus yan? Si H2 pala yan, si H2 yan. Tingnan natin kung madidepensahan nila. Na-depensahan, actually.
Yes, kahit papano, pwede nilang panghawakan. Again, yung wave clear doon sa export na hawak-hawak nila dito sa meron si Ryota na mukhang binabasagan agad ng Piraga Armor nitong si Super Prince. Na again, medyo maiintindihan mo na rin kung bakit ganito kataas yung damage at kung papano ayaw na nga niyang patakasin kung sino man yung makahanap. Meron pa siyang Ice Queen na hinawakan dito together with the Lightning Truncheon. So, napakahirap din mag-group up together kung ikaw ang side ng Smart Omega, pero yun din yata ang mukhang kinakailangan nyo dahil hindi na pwede merong mahiwalay ng sobra mag-isa. Napakaraming magiging panghuli dito at pang-takedown ang side ng Onyx kapag kami namataan sila. So, magiging struggle ito kung gustong umangat kahit paano ng Smart Omega. Pero mukhang yun naman ang plano. Hindi na yata nila gugustuhin bitawan itong susunod na Lord Objective na ito. And speaking of before this Lord Objective, take note na wala pa palang Radiant Armor yung mga players dito ng Omega. Parang ano pa lang, yung mantel pa lang. Hindi pa kompleto yung kanilang ano dito, item. Kaya din na ganun kasakit ang damage ni Super Prince. Naku, parang maiikutan yata nila. Poke lang ata ang gagawin dito ni na King Kong. At mukhang yun nga, zone lang. Dahil ang gusto nilang gawin is to secure this Lord. Grabe, no? Yung ginagawa ng Onyx, steady lang, steady G. Oh, tsaka si Super Prince, nakatayo lang din siya kanina doon. Parang... ever na may dadating. Oh, ito, bola. Sobrang composed ng Onyx ngayon at sabay-sabay nakita na libre nilang kinuha tong Lord. Wala nang pinaangat eh. Gumusto sana, nag-try, nagpakita. Pero nung nahanap ng ibang mga miyembro ng Onyx, hindi na nila nabigyan isang bagsakan agad ng curtain call. Tapos kinakailangan, medyo mazo-zone out na. At wala lang nakaangat ni isang miyembro. Napakahirap talagang mawalan pa ng player ngayon kung ikaw ay nasa Smart Omega. Kasi kinakailangan nyo ng depensa. Ang bilis lang nag-spawn na itong Lord na nagmamarcha na nga sa bottom lane. So magiging threat ito para sa side Omega, sa side ng Omega kung paano nadedepensahan yung sunod o yung magkakasabay na waves na meron dito. Na mukhang kahit paano naman ay madedepensahan. Oh! Pero nakapag-dodge! Dito si Super Prince, sama na ito, gusto sana gawin ni H2O, H2O dumadash, pero H2O, mawala, nakapagbili siya dito, at why pa nga, but Kelra, dumumasok with the blazing duet, makancel out si Kelra at makakapagbili, am I out, buhay pa si Kelra with the help of the Angela as well, dahil nga Kelra and Escalera combo ngayon, mawawala na yung tower, Team Onyx, they will destroy the bottom side, also, at mukhang tatapusin nila, Ryota with the defense, last insanity defense, pero eto na yung mga banat ni Kelra doon sa tower, tower lang is real, walang minions though, tignan natin, may isa lang na wagon, bumabanat pa si Ryota, si Jomay Bolado na din, makuha pa si King Kong ng kill, makuha rin si Escalera ng kill, and that is Onyx, napaka-compose na nakuha ang serye na to! Immense domination para dito sa Onyx 2-0 against the bagong barangay. Hindi ako makapaniwalang kahit nasabihin nating ang version ng Onyx na nakita natin today ay hindi naman sobrang explosive ng mga draft, hindi naman sobrang kakaiba ng mga piniling ilabas, wala namang cheese trap o kahit anong ipinamalas. Nagawa nila ipakita sa atin na kaya rin nilang panindigan kahit na ganitong klase ng playstyle, ganito na kalaki yung naging growth, ganito na pala kung ano yung naipapakita o pinapatunayan nila sa atin na super family na tipong laruan pag magkakasama. At dito winasak ng Onyx ang barangay at kinulang sa tibay ang barangay, pero look at the camaraderie pa rin. Sabi natin na magkakaibigan, magkatropa rin lang din naman talaga itong ating mga manlalaro at kita natin ang ngiti para dito sa mga players, even sila Boss AI nandiyan. Ito naman talaga ang storya ng ating MPL. At the end of the day, magkakaibigan pa rin at pamilya actually ang ating mga players. And ayan o, si Coach Wynat. Kaya J-Om. Na-miss niya yung rap ni ano. Ano nga yung nirap ni J-Om? Yung na-city. Yan. Pero yan ang ating bagong barangay at unang naging laro ni H2 para sa ating season. Palakpakan natin sila sa kanilang napagandang performance. Grabe. Learning curve to para sa Omega. Yep. They really need to step up kasi nga they're on a losing streak. Then again, they gave it their all, especially Doc Ribo. Wow. Dahil dyan, panibagong panalo na naman para sa Onyx at para mapakinggan ang ating mga players, ipasa na muna natin sa ating mga hosts. A beautiful start para sa ating week number 2. Your winners, Onyx Philippines!
Congratulations! King Kong, gusto kong malaman yung thoughts mo in that game number 2 kasi nagbalik si H2O kanina at parang minamandohan mo siya. Unang dalawang kills sa'yo kagad. Ano ba yun? Game plan ba talaga or welcome back statement mo yun? Kasama po sa plano ng pinagplanuhan po naming lahat. Okay. So pinagplanuhan kasi kanina pinag-uusapan natin right from the start. Unang dalawang kills kay H2O agad. So it was part of the plan. Bakit? Bakit si H2O kaagad? Parang nanggigigil po kasi si Escalera sa kanya eh. Okay. Ah! Okay. Nanggigil? Meron ba? May gigil? Wala po. Anong kwentong gusto nitong... Oo nga, ano ba sinasabi? Talaga yan. Minsan, ano, may... Uy! Wala. Okay. Basta meron daw. Hindi ba kayo pinalitan? Nagpalit sila ng mga players. Actually, natalo nyo yung buong barangay. Ang weird! Sinasabi ko natalo nyo yung buong barangay. Ikaw dati yun. Nung bumalik yung mga OGs, okay? Si H2, si Rebo. Ano, kinabahan ba kayo? Ano yung tumakbo sa isip nyo? Nagpalit sila? Nung bumalik sila, ano, parang na-auran talaga kami. Kinabahan kami. Kinabahan ka? Bakit? Ano, saan galing yung kaba? Kasi siyempre, nakakausap mo si Rebo? Nakakausap ko na si Doc eh. Lagi kong kausap si Doc Rebo. Laging sinasabi, bubugbugin niya daw ako. Si Doc. Tsaka ano ko yun, mentor pala ako. Ay, tinuturuan din ako ni Doc. Mentor lagi, mo? Palagi. Dati, lagi, ayun ay. Talaga yung naging mentor pa, pati si Margie. So ano yung pakiramdam na dinurog niyo yung mentor mo? Hindi naman, siyempre una, masaya, pero hindi naman durog eh. Ano, parang, ano pa rin sila eh, palag-palag. Oo nga, di ba? Okay, yun ang pinag-usapan natin. Exactly. Backstage, na ikaw, Kelra, eto Max, Coach, why not? Coach Bam. Tinapatan nyo yung dati nyong koponan? In-outsmart nyo si Coach Stronger? Ano yung gusto nyo? Ano ba? Ano bang gusto nyo sabihin sa dati nyong team? Meron ba kayong payo? Anong gusto nyo? Dun sa Smart Omega, syempre, ano yan. Kumbaga dating pamilya namin yan. Nang masabing sa kanila, bawi sila, pakita nila yung tunay nila na laro. Ayan. Mas ano lang, mas prepared lang talaga kami siguro sa ngayon sa kanila. Pero yan, babawi yan sila. Sure. Encouraging words from, of course, Eto Max. Pero di ba meron tayong narinig ano kanina? Ay, oo nga. Kanina, nakasalubong namin mm-hmm. yung Smart Omega. Mm-hmm. Tapos, nakausap ko na, sa video nga ito eh, nakausap ko si Matt. Sabi ko, yung makakalaban mo tapos, sila, Kelra. Tapos, tinanong mo ako na sasabihin. Oo. So, anong gusto mo sabihin kay Kelra? Sabi niya, anong sabi? Sabi niya, papahirapan ko si Kelra. Papahirapan ka daw. Ano ngayon gusto mong sabihin kay Matt? Parang siya yung nahirapan eh. And I think we ended at that. Ladies and gentlemen, your winners, Onyx Philippines! Congratulations to Onyx! You may now take your bow. And take your walk of victory! Congratulations! Pinahirapan, but seems like it was the complete opposite. At yan ang nakuha natin galing kay Kelra. At sobrang nakaka-amaze. Actually, nalilito ko na yung ibang face nasa kabilang koponan, parang memorize na nila yung mga galawan, no? Kasi nagkaramdaman sila doon. But I'm sure na may masasabi rin ng ating mga casters dito. Kaya wag na natin patagalin pa. Casters, pasok! Maraming salamat, Mara and Hans. And doon natin nakita no, yung identity ng mga teams natin outside a match na nanggaling din sa kay Eto Max na at the end of the day, pamilya naman sila. Pero napaganda na nakita natin yeah. na performance para dito sa ating dalawang teams. Ang taas ng improvement na ginawa ng Onyx, I think after nung week 1, nag-review talaga sila dito and they kept it super tight yung disiplina nila. And I think because of this match, dito muna sila maka-consider na okay, this is one team to beat. Uh-huh. Oh, and speaking of, isa sa mga kailangan din i-beat pagdating sa lane ay ang MVP na ating laban na si King Kong. Oh, simula pa lang, nagpakitang gilas na agad si King Kong sa kung paano niya talaga minando hindi lang yung sarili ng jungle, pero maging yung naging jungle and jungling pattern overall ng Lancelot ni H2O na makikita at babalikan nga natin dito sa ating replay. You know? So, napigilan ng sobra dito yung ine-expect at ina-anticipate nga natin na threat na madadala ng isang Lancelot. Kung iisipin pa nga natin, nabanggit natin nung simula na mayroon namang Angela, mayroon
isang Gord na nakikita nga natin madalas napapag-isa dito sa mid lane, pero nagagawa ring tapangan ni Supe Frinz kahit na mag-isa lang siya on the Gord, yung kanyang katapat at kung sino man yung haharap. At ganoon na lang kalaki ang naging problema dito ng Smart Omega nung ma-deny na agad sila nung early game na gugustuhin sana nilang makuha as the hero or as the lineup dito na meron sanang assassin jungler. At nakita lang natin kung paano nag-contribute lang din yun o nag-translate sa sunod-sunod o napakalawak na espasyo and control para dito sa iba pang mga miyembro ng Onyx. Katulad na lamang ni Kelra na basta nga ang nakikita natin paulit-ulit, mabigyan mo lang siya ng access sa tore ay ita-target at ita-tower lock na niya. Gustong-gustong i-secure na agad ang magiging laban. At nakikita naman natin ngayon, ultimo sa mga emblem builds pa lang nga natin na yun naman talaga in essence yung gusto sanang gawin dito ng Smart Omega. Nakikita naman natin dito yung Impure Rage dito, yung Thrill as well as yung Assassin Emblem na pinick up dito ni H2O on the Lancelot. Todo invest sana talaga sa damage ang gugustuhin nilang gawin. And so, the same goes naman dito for the other members and even Exhort na talagang kung susumahin naman natin dito, gusto sana natin ma-expect yung pagiging agresibo talaga ng composition o ng lineup ng Smart Omega. Pero doon tayo bahagyang nabitin kasi nakikita naman din natin ngayon kung papaanong maski ultimo si H2O ay kinailangan mag-invest doon nga sa si Halberd at kung papaanong medyo na-compromise na yung mga magiging damage output ng ibang mga miyembro dito ng Smart Omega dahil nga sa kinakailangan talaga nilang masolusyonan at masagot din yung sustain na ipinapakita at ginagamit ng Onyx kontra sa kanila. Hindi biro yung nagiging epekto ngayon ng Love Waves, hindi rin biro yung nagiging epekto rito ng burst capabilities ni Super Friends na kung ating titignan dito sa total damage dealt ay napakalaki at nangunguna talaga sa lahat. 87,060 yung kanyang naging damage dealt and yung kill participation niya, kumpletong-kumpleto. Hindi siya nahuli sa kahit ano pa man at yun ay pinangunahan palagi talaga ng ating MVP na si King Kong na laging nandyan present at sandbag pa natin with a total of 120,000 halos na damage taken. So ginawa niya talaga yung kanyang trabaho bilang utility jungler dito ng kunan ng Onyx. Dinangki lahat, hinarapan, pinangunahan, binunggo pa nga kung sino lahat, dapat. No? Ang ganda nung naging story natin dito for the whole MPL Season 13 kasi parang kahit isang linggo lang, sobrang bilis na ng pwedeng maging pagbabago ng isang teams in terms of how they play, paano yung rotation.